Ang nakikita mo sa ngayon ay si Manny Kundanbaba at siya ay isang Hindu ascetic na kilala bilang Agori. Ang mga Agori ay isang tantric na kulto mula sa India na gumagawa ng mga post-mortem ritual sa katawan ng isang tao. Kabilang na dito ang pag-cover ng kanilang sarili sa mga kamakailan na nakremate na abo ng tao pag na-meditate sa isang labi at sa ilang matinding kaso pagkain ng laman ng labi ng tao. At oo, ang mga Agori ay talaga namang bihirang mahanap. Subalit kapag nakita mo sila, ito ay karaniwang nasa cremation ground gaya ng Varanasi o mga religious gatherings tulad ng Kumbh Mela o sa mga special temples sa paligid ng India. Sa Agori philosophy, ang mga gawain na ito ay ginagawa upang mapanatili ang kamalayan sa ganap na katotohanan. Naniniwala sila na ang mga ideya ng mabuti o masama o anumang pag-uukom ay likas sa ego at isip na kung saan nagpapanatili sa iyo na nakaangkla sa isang maling ilusyon. Ang mga Agori ay nakikita ang lahat bilang Shiva o Diyos at sa katunayan nag-i-invite sila ng bawal bilang kanilang pangunahing spiritual practice upang malampasan ang likas na hilig na matakot o mainis sa isang bagay. Kapag kasama mo ang mga tao na ito, talagang masasaksihan mo ang ilan sa mga nakakatakot na mga bagay. At ang susunod na makikita mo ay talagang maaaring hindi ka panipaniwala. Ito ay si Manny Kundanbaba na nagme-meditate sa bagong labi ng katawan ng kanyang sariling ina. Ang mga pagme-meditate sa ibabaw ng labi ay isang karaniwang gawain sa loob ng pamumuhay ng mga Agori. Naniniwala ang ilang mga tao na kinakuha nila ang natitirang puwersa ng buhay. Subalit, naniniwala si Manny Kundanbaba na sa ritual na ito, tinutulungan niya ang kanyang ina na magpatuloy at maabot ang spiritual liberation. At gaya ng maaari mong isipin, ang ginagawa niyang ito ay talagang nagdulot ng maraming controversy at talagang lumabas pa nga ito sa balita. At hindi lang ito ang unang pagkakataon na ginawa niya ang mga bagay na ito sa publiko. Ang kakaiba pa dito kapag wala siyang ginagawa, si Manny Kundanbaba ay ginugugol ang kanyang oras sa pag-scroll sa kanyang iPhone, paghitit ng usok o nakaiga lamang sa paligid. Subalit sa ibang pagkakataon, ginagawa niya ang intense na ritual na ito at nakikita namin na parang may kakaiba sa mga tao na nagmumula pa sa lahat ng mga dako upang hawakan ng kanyang mga paa at makakuha ng mga blessings o upang magbigay sa kanya ng mga donations. Gagawin ba talaga ng isang tao ang lahat ng ito para sa attention at pera? Yung tipong magme-meditate sa labi ng sariling ina? Kakaiba, di ba? Ngayon, ikaw, ano ang masabi mo sa napakaikling video namin ngayong araw? Ipaalam mo naman sa amin sa komento.